nakita ko nga, maraming puti-puti yung dila, yung dila ni Bibi Caleb. Yung pala guys, meron na siyang singaw yung dila niyan. May fungal infection na yung dila ni Bibi Caleb. So, ang galing talaga ni Doktora guys. Ayan, tapos ang ginawa ni Doktora is narestahan siya ng gamot. So, ito yung gamot na nareseta sa kanya. Guys, hello everyone. I'm Mommy Angel and this is Baby Caleb. Say hi Baby Caleb, say hi. Sabi mo hello. Sabi mo, hello everyone. Baby, sabi mo dali. Hello, ayan guys, in this video guys, isa na namang tutorial video ang isi-share ko sa inyo regarding sa kay Baby Caleb. Actually guys, ito mga nakarang araw, nagkasakit si Baby Caleb. So, nagkaroon siya ng lagnat. So, ngayon, akala ko ay simpleng lagnat lang. Eh, pero hindi pala siya simpleng lagnat. Pero bago ang lahat na yan, guys, so kung bago ka sa channel ko, welcome to my channel and don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod namin video ni Baby Caleb. Ayan, guys. So, yun na nga yung nangyari. Hello! Hello, everyone. Ayan, so, hello! Ng mga nakaraan, araw. So, nagkasakit nga si Baby Caleb. Nilagnat siya. So, akala namin gawa lang ng ngipin niya kasi tumutubo yung ngipin niya. Pero mga 3 days yata siyang nilalagnat. So, nag-worry na ako. Yung unang araw, medyo sinat-sinat. Yung pangalawang araw, nilalagnat na talaga siya. So, ngayon, nag-worry na ako. So, nag-contact na ako sa pedya ni Baby Caleb. At dahil walang schedule si Doc doon sa kanyang clinic, so nag-online check-up kami ni Baby Caleb. So pinakita ko sa kanya yung itsura ni Baby Caleb, sinabi ko kung ano yung nangyayari kasi hindi na dumidede si Baby Caleb nung time na yon guys. So talagang iyak na siya ng iyak at taas ang lagnat niya, nag 38 point something na siya. So nag-worry talaga kasi hindi siya nakakatulog sa gabi. Tapos, din nga nag-online na kami kay Doc. Tapos sabi ni Doc, tingnan ko daw yung bibig. Ayan, tiningnan ko yung bibig. Tapos nakita ko nga, maraming puti-puti yung dila ni Baby Caleb. Yung pala guys, meron na siyang singaw yung dila niyan. May fungal infection na yung dila ni Baby Caleb. So, ang galing talaga ni Doktora guys. Ayan, tapos ang ginawa ni Doktora is narestahan siya ng gamot. So, ito yung gamot na nareseta sa kanya. Since nasa dila, ginawa niya is itong gamot na ito. Ayan, saglit ng baby. Ayan, so yung gamot na, pahira mo na ako, Baby Caleb. Pahira mo na. Ito muna sa'yo. Ito muna yan. Yan muna sa'yo. Ayan, guys. Ito yon yung gamot na yon. So, ito ay, ito siya. Ayan. So, itong gamot na ito, guys. Yung Camelosan. Camelosan. Ay, Camelosan. Ayan. Ayan, so, sige, baby. Pahiram muna ako nito, baby. Pahiram muna si mami. Pahiram muna ako. Ay, hindi pinapahiram sa akin ni baby. Ayan, guys, yung gamot na yon, ini-spray yon. 2 times i-spray sa bibig ni baby. Yung gamot na yon. So, medyo pricey siya kasi 600 plus yung presyo niya. And then, pag in-spray mo siya, 3 times a day mo siyang gagawin. Baka spray mo, ito namang isa, yung, yung gel. Gel naman to, Sorowa gel to. Ayan, so ito naman gel na ito, ito naman ilalagay mo sa tubig, sa kunting-kunting tubig, and then kunting-kunti nito, and then ito dropper mo, ginawa namin si Ridge kasi hindi sinauso ngayon yung dropper, wala akong mabilhan. So gagawin mo, i-spray mo lang sa buong, ay gagano mo lang sa bibig ng inyong baby para malinis yung bibig niya. So i-spray muna, and then yung 3 times a day siya, and then ginawa ko siya for almost, sabi ni Doktora, 5 days. Pero sabi niya, kapag kumakain na daw at okay na, so no need na. So 3 days pa lang guys, yung 1 day pangalawang araw, medyo nagkakakain. Yung 3 days talaga kumain na siya. So, in-stop ko na. Hindi ko na dinadiretso kasi okay naman na si Baby Caleb. So, ang galing talaga ng mga gamot na ito, guys. And then, yung tempera sa likod ko, eto, may tempera dito. And then, nung nilalagnat siya, ito, kapag nilalagnat, painumin nyo nito, guys. Kasi,
Sabi ni doktora, kailangan may tempra pang alis ng lagnat ng baby kasama yung mga gamot na yun. So, package silang tatlo, guys. So, medyo mahal. Ang nagastos ni Baby Caleb sa gamot niya is 1,300 halos. Tapos, yung check-up niya, 600 pesos, di ba? So, grabe. Ang hirap magkasakit ngayon, mga mami. Pero wala tayong magagawa, no? Choice. Siguro kaya nagkagano si Baby Caleb, hindi napapainom ng tubig after magdede. Kaya naipon yung ano niya. Tapos, kapag ano, hindi ko nalilinisan kasi medyo naging busy si Mami Angel. So, medyo napabayaan ko si Baby Caleb. Aminado naman ako doon. So, ngayon, is-aral na sa akin yon. So, lagi ko na siyang nililinisan at tinututbrushan ko na siya para maiwasan na ulit mangyari yung ganong mga bagay. So, yun ang effective talaga nitong gamot na ito, guys. Kahit medyo mahal, talagang the best. At thank you kay Doktora Nolasco na laging nakantabay para kay Baby Caleb. At lagi din siyang nagbibigay ng mga gamot talaga kay Baby Caleb na napaka-effective talaga at napakagaling talaga ang doktor ni Doktora Nolasco. Lagi pang on time, napakabait, lagi sumasagot sa aking mga chat. So, thank you po, Doktora. At gumaling si Baby Caleb na naman. Palagi nila si Doktora talaga nagpapagaling kay Baby Caleb. Hiyang na hiyang talaga si Baby Caleb kay Doktora sa kanyang pedya. So, thank you so much po. Mga mami, ang isi-share ko sa inyo. Kung may tanong kayo regarding sa gamot na ito, comment below lang and then sasabihin ko sa inyo. And then i-ano ko sa inyo kung anong pangalan itong mga gamot na ito para mabili nyo din kung sakasakali. Kaya lang kailangan ng prescription ng doktor nito. Kaya bago kayo mag-ganito, syempre kailangan muna ng check-up. Pero sinare ko lang sa inyo, guys, na yun yung gamot sa singaw ng baby. Lalo na kung nasa loob ng bibig na hindi mahirap ipunas. So, ganun yung gagawin ninyo. Kung gel siya, tutunawin and then i-spray. Yun. So, yun muna mga mamis ang isi-share ko sa inyo. So, once again po, I'm Mami Angel, ang inyong super mom na lagi nag-iwan ng kataga na do our best and God will do the rest. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!